nila doon, hindi nila i-remove yung structure ng ano, pabubumbahan ko. Mayroon tayong ano plano. I will declare war and I will lead the war against China. I will lead the armed forces in the Philippines. Mismo, ako ang pupunta mag-lead. Hindi ako mag-utos lang. Yan, West Philippine Sea. Ano po masasabi niyo dun, sir? Importante yun. West Philippine Sea. Kung tayo ay pinalad, ha? Kausapin natin. Magkakaroon natin ng airport. Magkakaroon ng one-week summit. Kausapin natin ng mamamayan, mga religious sector, kung paano natin aanuhin yun. Pero, initially, ang gusto ko, kung maano-mano yung pag-usapan doon, within 72 hours, warningan ko yung China to remove. Yung magsasaka at saka yung mga mangingisda, ayusin natin yan. Doon natin ibuhos yung pundo sa agriculture kahit sa yung infrastructure. Ang nangyayari, utang tayo ng utang sa infrastructure yan. Gigibain din may darating World War 3. Gigibain din yan ng rocket kuan ng kalaban natin yan. So use yan yung contractual. Iano natin yung pabawal na natin. Kailangan lahat pagdating doon, permanente sila. Wala nang six months. Kailangan permanente na yung trabaho para pantay-pantay. Kasi may mga provincial rate eh. Yes! Dahil kaya nga napuno ang Metro Manila. Dahil mataas yung sweldo dito, mababa doon. Kaya ang karamihan ng tao pumunta dito. Dahil mataas ang sweldo dito, pantay-pantay natin. Pananalig sa kanya. Ang pananalig sa kanya. So pagdating naman sa agriculture, sir, ano yung... Agriculture, yan. Tama, natanong mo. Oh, agriculture. Oh, natanong mo. So kailangan yan ang palakasin natin. Yung agriculture na yan, anuhin natin ang kanayunan. Yung magsasaka at saka yung mga mangingisda, ayusin natin yan. Doon natin ibuhos yung pundo sa agriculture kahit sa yung infrastructure. Ang nangyayari, utang tayo ng utang sa infrastructure yan. Gigibain din may darating World War 3. Gigibain din yan ng rocket kuan ng kalaban natin yan. So useless lang yan. Ang kailangan natin yung agriculture. We thank you for your question. Tama, yun ang unang-unang ano natin. Punduhan para lumago ang magsasaka sa kabuntukan. Tayo ang magbinta ng bigas doon. Hindi natin yung mag-angkat. Sila na ang bibili sa atin. So ano naman po yung gagawin natin, sir, sa mga manggagawa? Kasi ang daing po nila, takasan ng sahod, ano po masasabi nyo? So, anuhin natin yan, yung contractual, i-ano natin yun. Pabawal na natin, kailangan lahat pagdating doon, permanente sila. Wala nang six months, kailangan permanente na yung trabaho para pantay-pantay makinabang yung mga libo doon sa contractual. Okay? Pabor po ba kayo na pantay-pantay ang sahod kahit sa probinsya? Kasi may mga provincial rate eh. Yes! Dahil kaya nga napuno ang Metro Manila. Dahil mataas yung sweldo dito, mababa doon. Kaya ang karamihan ng tao pumunta dito. Dahil mataas ang sweldo dito, pantay-pantay natin. Yung mga kababayan, isa sa mga presidential aspirants, sir. Ano po ulit pangalan niyo, sir? Retired General Sahiron Saling. Ayan, retired general. So, ayan. Bibigyan kita ng calling card. At saka isa pa, hindi mo natanong yung West Philippine Sea. Ayan, West Philippine Sea. Ano po masasabi niyo dun, sir? Importante yun. West Philippine Sea. Kung tayo ay pinalad, ha? Kausapin natin. Magkakaroon natin ng airport. Magkakaroon ng one-week summit. Kausapin natin ng mamamayan, mga religious sector, kung paano natin aanuhin yun. Pero initially, ang gusto ko, kung maano-mano yung pag-usapan doon, within 72 hours, warningan ko yung China to remove the structure of tayo. Kasi kung hindi na i-remove, ay mayroon akong gagawin. Ano po yung gagawin niyo tayo? So, kung matigas sila doon, hindi nila i-remove yung structure ng ano, pabubumbahan ko. Mayroon tayong ano plan. I will declare war. And I will lead the war against China. I will lead the armed forces in the Philippines. Mismo, ako, ang pupunta mag-lead. Hindi ako mag-utos lang sa armed forces. Kung
matigas ang China. Excuse me. Kung magmatigas. Ako mismo mag-lead. So, bihira. You dig up my record. Kaya tao suwar yun. Hindi ako natatakot maskinsin. Ang patinakasunod ang isa. Ang Almighty Creator also. Yun. So yan, yeah, maraming maraming salamat, sir. So, thank you. Ano po masasabi niyo po? Uling mensahe. So ang mensahe po sa lahat, maramit na malapit na yung eleksyon ngayon. Kailangan huwag kayo basta-basta bumoto dyan kung sino-sino. Ang marami na nagpipresenta dyan, may mga propaganda sila. Ay, naghawak ng mga bata, akala mo totoo. Naghawak ng mga matanda na alala mo totoo. Mag-isip-isip kayo. Huwag nyo piliin yung popularity. Huwag nyo piliin yung salapi. May salapi yung mga yan. Ang pipiliin nyo yung track record ng kumakandidato. At saka yung salita niya, yung pinangako niya sa bayan, sa gobyerno. At saka yung korupsyon, hindi po natin pala na ano yan, yung graft at korupsyon. Malaki, lahat ng sangay ng ano, ng gobyerno. Lalo na sa custom, sa BIR, sa mga LTO na yan, malaban talaga makukos yung korupsyon niya. So, aanuhin natin yan, lahat, para ang mamamayan. So, ang 60 million Pilipinos, 100 million, yung 10 million upper class, yung 30 million middle class, ang 60 million lower class, aangatin natin ang 60 million lower class. Kapalit, para mabuhay yan natin. Spread the sunshine policy. Ang kayamanan ng aula, pinadala dito sa lupa, kailangan maghati-hatian natin. Hindi isang tao lang ang makinabang. Hindi yung mga political dynasty lang ang makinabang. Lahat dapat makinabang. So, ayan. Ang political dynasty na yan, mga ano na yan, ay anuhin natin po paano matanggal yan. Ang political dynasty at saka yung mga kwan na yan, yung mga party-party list na yan. Ayan, nakapasok yung mga leftist dyan sa party-party list na yan. Malaki ang pira na mawala natin bansa. So, sa tingin ko, pagdating ng pagbaba ni Duterte sa June, baka 20 trillion na yung utang natin. 20 trillion dahil sa 13 trillion ngayon, eh sa COVID na yan, at plus yung victim ng ano na yan, ng COVID na yan, ay 20 million. 20 trillion, run. So, pero ko ang kahirapan. Kaya, survival of the fittest. Itong laban ko, survival of the fittest. So, kayo na mga kapatid ko sa media, mayroon ko, may mamilya, may kamag-anak ka, iligtas mo yung kamag-anak mo, yung mga kaibigan mo, iligtas ninyo, alang-alang, pumili kayo sa akin dahil ako ay ang magayos ng bansa rin. Dahil may gabay ako patnubay ng Almighty kung ano ang gagawin ko. May wisdom ako binibigay sa akin. Samantala yung mga nagsasabi na dyan, ang nagagabay sa akin na si Jablo Sena. So ayan, maraming maraming salamat po kay Retired General Sahiron Salim. Yeah. Ayan, Tausog Warrior and Peacemaker. Ayan, maraming maraming salamat po, sir. Yeah. And pagpalain po tayo. Thank you.